Ayun po, nakasakay ko lang naman si na Chris, Bimbi at George from Hong Kong to LA and sobrang mabait samahan nila. Samahan niyo po ako na panoorin yung journey ko papuntang US from Philippines to Hong Kong, Hong Kong to LA hanggang sa destination ko sa Colorado. Nag-check-in ako a day before my flight kasi the usual wala namang maghatid sa akin sa airport. And naghanap ako ng food for dinner. And of course, nung umaga na, in-enjoy ko yung pool dun sa airport. Ang babait nila, promise. So first time ko na makakasakay sa Cathay Pacific and I can say na sobrang ganda niya. So ang ganda niya sobra. Ang daming din niyang entertainment na magagawa habang nasa biyahe ka. So ang ganda niya talaga, promise. Dinner is Mexican pork with spice, roasted pumpkin, and of course brown rice. Yan na yung flight ko from Philippines to Hong Kong. Touchdown na po tayo sa Hong Kong. Ay, mamadali na ako. Andito na ako. Kalan ko lang ako. And last na nun ko. Dapat. Ay, ano pala? Last na nun or... This is one of the best part that I had during my travel. Kasi nga naman pagkain, di ba? So, ako naman, since nasa culinary ako,
ini-enjoy ko talaga yung food na kinakain ko every time na kakain ako. Ayan po, malapit nang lumapag yung plane sa Los Angeles International Airport. So, sa mga panahong ito, nasa LA na ako, nasa Los Angeles na ako. Ayan, malapit na pong lumapag yung plane sa LA. Sobrang ganda niyan. Sana all, ako habang nagkakanda, gahol-gahol sa paglagay ng boots ko, yung katabi ko naman, wow, kinikilig ako kasi yung boyfriend niya yung nagtali ng lace ng boots niya. Ayan po, first time na makakita ako ng snow, palapag na po kami niya sa Denver. Ayan, nakalapag na nga. Tapos, nag-train pa ako para makuha ko yung luggages ko. Tapos, after nun, of course, nag-ano na ako ng Uber namin. And, nagulat ako. Sobrang gulat. Yan na yung... Kasi sobrang yung lamig. Uber namin. Sobrang. Sobrang talaga sa katawan ko yung lamig. Kahit ganyan na yung ko ng time na yan. Nauso ko. Hindi ako makapaniwala na. Alam hawakan ko naman, mo, may hawakan niyo. Yung ano, na alam ko na malamig. Kaya pa? Pero iba pala kapag... Thank you. Wow. Wow, ito na pala yung lamig. Talagang nanunod ng buto mo yung lamig. So, ayan, sobrang bait ni Kuya Chan. Okay, driver na nakuha namin is Mexican. So, yung almost 2 hours na drive. Wala, kwentuhan lang kwentuhan. Kasi, ang saya nga naman. Kasi maraming words na magkakatulad ang Spanish saka Filipino. So, kaya tuwang-tuwa si Kuya. Actually, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Si yung kasama ko ang talagang nakakwentuhan niya and nasa likod lang ako, natulog ako kasi pagod na pagod ako sa parang pagod na ako pagdating ko ng LA at Denver at gusto ko nang matulog. Yan ang ganda ng dinadaanan namin, manghang mangha ako. At yan naman si John, ang property manager ng bahay namin, siya yung sumalubong sa amin at na tumulong na kuhanin yung mga luggages ko papunta sa kwarto ko. Ayan. At nasa dulo po ako. Sobrang dulong-dulo yung kwarto ko. Kaya okay na din kasi parang exercise na din sa akin kapag lalabas ako at aakyat. And of course, binigay niya na yung susi sa akin. Ayan o. May nakalagay pa kung kailan yung expected na arrival date ko. O, diba? May pangalan pa. Siyempre, kinaumagahan. Ano nga bang unang ginawa ko? Nagluto ako ng kukupuwa ko na tableya. Tapos, yan yung ano ko, view ko nung umaga sa kwarto ko. Pagising ko, yan yung nakita ko na view ko. Ang kapal ng snow. Tapos, kahit pa paano, of course, inayos ko na, na yung mga gamit ko, yung mga damit ko, yung mga bags ko. Kasi, in reality ka daw, marami talagang medyo madami akong damit na dala. So, syempre sabi ko sobrang lamig. So, makapal yung suot ko dyan, no? Ilang patong ba yan? 5 ata or 6 yung patong ko dyan. Nagpiprepare ako papuntang HR para mag-report na dumating na ako. So, ayan. Pinapakita ko ulit yung view ko from my window. Nasa kwarto ko. And naglalakad na
kami papunta sa HR. Yan si Carlo, yung nakasabay ko from Denver going to Winter Park. So hinintay ko lang naman siya ng almost 4 hours sa airport para magkasabay kami na pumunta ng Winter Park. Sobrang lamig dyan. Ayan, mga kasamahan ko din na Pinoy. Naglalakad sila. Actually, nauna na sila sa akin eh. I think more than a week na. And papunta sila sa work while kami ni Carlo pupunta kami ng HR para mag-report na dumating na kami. Kasi yun ang dapat naunang gawin namin. Kapag dumating na kami, magre-report kami sa HR kasi maraming dapat gawin. Ayan, nanay mode ako sa part na yan. Kasi lamig na lamig ba naman siya, wala siyang gloves, wala siyang boots. Hindi siya kumpleto kasi balak niyang dito na lang bumili. So, ayan nga naman. Lalakad na kami. Sobrang nakakatuwa. Muntik na pong madulas. Kasi video ng video. Yun po. Madali pa akong madulas. Buti na lang. Munti ka na. Buti na lang hindi talaga nadulas. Out. Kasi nga naman matikas. So, habang naglalakad kami dito, lalo na ako. Amazed ako. Kasi sabi ko, lalakarin namin. Ang ganda naman dito. Parang nasa pelikula lang. Yung ano yan? Everyday maglalakad? Place. Halos lahat. Puti. Tapos, yung parang nasa dream ka na wow. Parang nasa panaginip lang to. Tapos ito na. Actually, yung sabi ko, magiging chef ako when I was 10 years old. So, 25 years in the making to. Diba? Feel na feel ko yung... Kasi inalis ko na yung thermal jacket ko tapos ibang patong kasi umaraw. So, medyo nainita na ako. So, pasensya na sa malaking noo. Wala din yung pagpapainit ko sa Philippines para maging golden brown yung skin ko. Sabi ko nga para pagdating ko, wala din. Pumuti din agad eh. So, first time na makita ko yung mga nag-i-ski. Sobrang dami nila. Enjoy na enjoy nila yung snow. And of course, yung snowmobile, oh. Ang cute. Sabi ko, pasakay. Pwede naman ata kami sumakay dyan eh. Maganda dito kasi lahat ng activities dito sa resort na to is libre kami ng mga employees. So, pero weekdays lang yun. Kasi kapag weekend, may konting bayad na siya. So, ang ganda niya. Hindi pa masyado makapal ang snow niyan compare sa ngayon na sobrang kapal na.